Hi guys! I'm back! It's Ruth Ilongga ulit at welcome ulit sa aking channel. So today's video, tayo ay magkaroon pa rin ng makabuluhang content tungkol sa paggawa ng money garland. Isang additional na income na naman po ito para sa inyo guys. So panood-panood na at mag-aral, no? Yan, tamang-tama. Malapit na ang graduation at saka yung ibang school meron na rin recognition ngayon. So, pwedeng-pwede nyo itong dagdag kita sa inyo guys. So, yan, mag-aral-aral na. Panoorin to. Una, kailangan natin ng pera. So, yung materials na gagamitin natin is pera. Depende sa inyo kung gagawin yung peke. Pero ito original na 100 peso bills po yung ginamit natin na gawing money garland. So, kailangan natin ng plastic na OPP plastic. Mabibili nyo siya sa mga Koreano-Koreano stores. I don't know, sa iba, wala kasi itong binibenta sa mga bookshops or sa mga bookstores. Wala din to sa plastic house. So, sa scrapbook, na paggawa ng scrapbook, meron yatang ganyan. Pero ano guys, hindi ko kasi ginagamit yung plastic ng ice candy. Yung pangit talaga tingnan guys. Hindi po siya maganda. Anyway, baka meron po kayo makita sa inyong palipaligid dyan, yung nilalagyan ng mga pagbubili kayo ng mga laruan. Di ba may ano siya, may plastic siyang parang iba yung ano niya, yung kulay niya, yung super clear talaga. So yun siya ang ginagamit, guys. So we need scotch tape syempre pandikit natin. Ang gagawin natin pagtapos nating i-wrap lahat sa plastic tong mga perang to, idudugtong natin siya, guys. So kailangan natin ng 9 na perasong 100 bills. Or depende sa inyo kung ilang perang ginamit ninyo, 9 pieces na dinugtong-dugtong na ganitong pera. So, yan yung likuran. So, back-to-back yan na nilalagyan ng scotch tape yung ating money bills para hindi po siya matanggal at mas durable siya. So, yung pagdugtong natin sa kanila, guys, magkaparehong direksyon. Hindi po pwedeng si Lolo dyan nakaharap, yung iba nakatalikod. So, ganyan na yung resulta niya nung dinugtong-dugtong natin na mga pera. So, 2 peraso po ang gagawin natin today. So, tig-syam-syam yan. So, 9 pieces na ganyan ang kailangan ng ating garland para makabuo tayo ng pang-adult na, hindi na adult, mga around high school na mga sizes, pwede ding elementary kasi mag-a-adjust naman kaya ayan siya sa pag sinuot mo sa ulo, mag-a-adjust naman yung butas niya sa neck. So, yung pagtupi natin dyan, nakaganyan, infinity fold. Tapos, yung ribbon, ilalagay mo yung ribbon sa sides ng pera na plastic. Pwede kayong gumamit ng double tape, pwede din gumamit ng glue gun. So, ayan, nag-print out din tayo ng round na congratulations. Depende sa inyo kung ano gusto nyo ilalagay na pinapamessage ng families or mommy and daddy niya kung ano gusto nilang ilagay dyan. So, after nyan, gagawa din tayo ng maliit na infinity ribbon na malilinggit at gagamit tayo ng malaking ribbon, malapad-lapad ng konti, around 3/4 guys, 3/4 na size ng mga ribbon, wag lang maliit, wag 1/2, wag 1/4, kasi wala po siyang impact sa design kapag gagawin nating maliliit or maninipis. So, maganda talaga, medyo malapad-lapad ng konti yung ating ribbon. So, depende sa color guys, kayo na rin pumili ng kulay na gusto ng inyong pagbibigyan. After niyan na maifo-fold na nating ganyan, mabilis lang yan guys, parang ganyan infinity na fold, tas ididikitan nyo ng double tape o pwede, glue gun din mas mabilis. So I'm using glue gun kasi doon ang mas easy gawin, mas mabilis siyang gawin. Tapos ilalagay sa likod, ididikit mo siya sa likod ng papel na may pangalang labels na gano'n. No, congratulations sa mga recognition tsaka graduation. So yan na yung ating finished product guys, lalagyan nyo lang siya ng mga bulaklak, pwedeng candy ilagay nyo dyan. Depende sa inyo kung anong gustong dekorasyon. And then, ilalagay lang siya doon sa bandang gitna kung saan nag-meet yung pa-X ng ating money garland. So, dyan nyo siya ilalagay. Hindi pwede sa leeg, ha? Dyan lang, hanggang dyan lang sa gitna. Yung ilalagay na label. So, ito na nga, yung mga kulay nito, golden green, is requested to ito ng nanay kasi ganyan yung gustong kulay niya dahil yan yung color ng school. Yun yung isa, pink, kasi babae.
tapos magsusuot nito is high school din, mga recognition din nila at saka graduation din, pwedeng ito kasi maa-adjust nyo ang size niyan, guys. Kahit na kinder ang nagsusuot niyan, maa-adjust din siya. Ayan na yung ating finished product. Hope meron po kayong natutunan sa araw na ito. Thank you so much for watching.